like to ask our Laiko Vice President, Madam Rosalinda Basas, to do the welcome remarks. Member. Can you hear me, June? Yes, Ma'am Rosa, please. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. Magandang hapon po sa inyong lahat, brothers and sisters. Sa ngalan ng aming National Director, Bishop Broderick Pabilio, at Board of Trustees ng Sangguniang Laiko ng Pilipinas, isang mainit na welcome po sa inyong lahat dito sa ikatlong Shema, na sa Tagalog ay pakikinig at pag-uusap. Malugod din naming tinatanggap si Bishop Renato Mayugba ng Diocese ng Lawag. Hello po, Bishop. Father Nepo na nagmula sa Archdiocese ng Lipa at Father Chito ng Diocese of Iligan. Hello po, Fathers. Sa mga narito sa unang pagkakataon, ang virtual conversation na ito ay inorganisan ng Laiko para sa kamalayan at kaalaman ng mga mananampalataya. Nang sa ganon, ay pwede silang makilahok sa talakayang may kinalaman sa pangkasalukuyang usapin sa ating lipunan. Nais ng Laiko na higit nating maunawaan kung ano ang sinasabi ng Diyos sa ating lahat. Sa gitna ng matinding pagsubok na pinagdaraanan natin ngayon. Mapalad tayo na nakasama si CJ Sereno, sige ng Karen Dumpit, na nagbahagi ng mahalagang pananaw tungkol sa totoong kalagayan ng ating bansa at ng reimposisyon ng parusang kamatayan. Ngayong araw, muli tayong pinalad dahil kasama natin si Doktora Maricar Limpin na sa kabila ng kanyang pagiging abala ay tinanggap na ibahagi sa atin ang state of pandemic in our country. So maraming salamat po sa inyo, Doktora Limpin. Andiyan na po ba kayo? Naniniwala kami na ang mga doktor, mga nurses at lahat ng health workers ay may mapagbigay at mapagkalingang mga kamay. Sila ang matapang na humaharap sa mga hamon ng sinumpaang tungkulin. Kasama po ninyo, muli naming pinalakas ang aming paninindigan na kailangan natin ng isa't isa. Na meron tayong shared responsibility sa pagpapalago ng ating simbahan at pagbabago ng ating lipunan. Hangad ng Laiko na ang pakikinig na ito ay magsilbing daan para tayo ay makatuklas ng panibagong pananaw kung paano alagaan ang kasalukuyan tungo sa maayos na kinabukasan natin. Ayaw ko na pong pahabain ito, so muli po, welcome sa inyong lahat. Magandang hapon ulit. Maraming salamat po, Madam Rosa. Ngayon po ay tatawagin natin upang magbigay ng opening message para sa atin ang ating butihing obispo at apostolic administrator ng Archdiocese of Manila upang bigyan ng konting pagpapaliwanag ang ating patuloy na pakikipagtalakayan sa bawat isa tungkol sa Shema at sa kalagayan ngayon ng ating bansa. Muli, mini-welcome din namin si His Excellency Bishop Rene Mayugba. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa hapong ito. At baka po mamaya ay mahihingan din namin kayo ng konting pagbati. So, pinapauna ko na po na, pinapaalam ko lang na aabangan namin ang inyong mga maiksing pananalita mamaya. Salamat po. Kay Bishop Pabilio po, pwede po ba kayong maanyayahang magbigay ng opening message? Okay, maraming salamat po uli sa pagdalo dito sa ating ino-organize na conversations. No, na ngayon po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kalagayan ng pandemya.
Alam niyo po, itong pandemic na ito ay talagang it's a very fluid thing. Ang development niya ay palagi nating hinuhulaan at yan ang nangyayari, hinuhulaan. Kasi marami pa tayong hindi alam tungkol dito. So kaya nga, we should always be in tune na sinusundan natin ang pag-develop. Pero kahit po mayroon tayong maraming hindi alam, marami na rin tayong alam. Kaya nakikinig tayo sa mga experts na nagbibigay sa atin ng mga paalaala ano yung dapat natin gawin. At ito nga ay gawain nating lahat, no, hindi po ng iilan lang. Hindi ito responsibilidad lang ng mga doktor. Ngunit gawain nating lahat, no. At nakita natin habang tumatagal ang panahon, marami ng mga taong malapit sa atin ang tinatamaan nito. Noon akala natin, okay, nandiyan, pero sila-sila yan. Pero ngayon, mga kakilala natin, ang iba'y pamilya natin, para sa akin, ako mismo, no, ay dinapuan na ng ganitong sakit, talaga it's coming near to us. No, kaya dapat we should really be concerned. And this is something that we all can do something. Hindi tayo inutil, hindi tayo tagapagpanood lang. No, at kung hindi ito tayo maging maingat, baka tayo pa ang tagapagdala nito sa iba. Kaya salamat po sa iyong pagdalo. Sana po anuman makuha natin dito, matutunan natin dito, ipasa natin sa ating mga diocesan councils of the laity, sa ating mga organisasyon, para yung conversation natin ngayong hapon ay hindi magtapos ngayong hapon. Ay patuloy pa yung conversation na ito, no, sa ating mga lugar naman at sa ating mga grupo. Ito po yung dahilan sa pag-o-organize nitong sama-samang talakayan na ginagawa natin. Kaya thank you uli sa inyong pagdalo. Maraming salamat po, Bishop Pabilio. Ngayon po, bago natin na tuluyang tawagan ng ating tagapagsalita at tagapagpahiyag na si Dr. Maricar Limpin, ma'am, babatiin lang po namin yung ibang mga kasahanan ngayon ito sapagkat naggaling pa po sa iba't ibang mga diocese sa buong Pilipinas ang mga kasamahan natin. Nandito po bukod kay Bishop Rene Mayuba, ay nandito rin po ang mga diocesan councils of the laity from Dabal, si Ma'am Rosario Ching, from Palo, si Ma'am Victoria, from San Pablo, si Sir Adrian Villanueva, from Legazpi, si Sir Fortunato Adornado, from Lipa, again, si Renan Recalde, and Palo, Dr. Edna Ayaso. Meron din po tayo mga miyembro ng Daughters Immaculate, Mary Immaculate, sila Ruby, Cora, Kathy, Lori, mga suki na po natin yan. Pero of course, from the Catholic Church, si Ma'am Belen Tango. Ipapakahilig ko yung mabati sa pag-mander ito. But from the Archdiocese of Pripa, si Father Nepo. From CFC, Corpus for Christ, sila Ma'am Elenita. Si Ma'am Melissa from Lingkod ng Panginoon. From the Federation of Transparochial Community, si Ma'am Lori. From St. Peter Community, sila Brother Ernie Bordeos. From the CBCP Office for Women, si Ma'am Penny Tatad. From the Philippine Nuclear Research Institute, si Ma'am Jeline Magnaye. Huwag po kayong ma-offend, baka hindi matawag. Nakalista po kayo dito, ngunit gusto ko lang po ma-acknowledge yung ilan sa mga nakasama natin ngayon. Welcome po sa inyong lahat, at kung may time pa mamaya ay babatiin ko pa po ang iba. Ngayon po, dahil sa kahalagahan ng oras, ay gusto po nating ipakilala na ang ating tagapagsalita. Kilala na po natin siya, si Dr. Maricar Limpin. Siya po ay ang Vice President ng Philippine College of Physicians. At sa mahabang panahon, siya rin ay naging chair ng Steering Committee at the Philippine Coalition on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases. Isa po sa napaka-importanting background niya sa medicine from the University of Santo Tomas. Tama po ngayon? Opo.
the best. The best. Okay? And she will be speaking to us and maybe giving us an update on the very, very timely intervention of the Philippine College of Physicians to request for a time out. And by Tuesday, we will be having the two-week time out, and we hope we can get some good news, hopefully. And with this, we we give the stage now and the microphone, the Zoom to Doctora Maricar Limpin. Maraming salamat. Welcome, Doctora Maricar. Yes, good afternoon po sa inyong lahat, and I'm happy to be part of this conversation. Doubly happy po kasi kasama ko po ang mga kumbaga sano mga like-minded as far as the spiritual aspect is concerned, no? Pare-parehas po tayong belonging to the Catholic Church. And then, kung di nyo rin po hindi mamasamain, ako rin po ay kasama sa Couples for Christ. So, maganda po yung magkakasama tayo sa belief po natin. Dito nga po sa sitwasyon natin ngayon, maganda na napag-uusapan nun natin kasi importante po na makuha ho natin din ang kooperasyon ng lahat. So, hindi alam nyo naman po lahat na about 2 weeks ago, nung August 1, kami po ng lahat po ng mga frontliners, no? Hindi lang po kami mga doktor, hindi lang po kami sa Philippine College of Physicians, no? Kung hindi lahat po actually health workers. So kasama po namin dito ay mga nurses, mga medtechs, mga pharmacists, mga dentists. So it's the entire healthcare workers, no? Kami po ay nagsama-sama kasi napansin po namin na for the past several weeks, talaga naman pong biglang pagtaas ng mga numero ng mga Pilipino na nagkakaroon ho ng COVID-19. In fact, on the day na kami po ay nagkaroon ng pagtatawag sa gobyerno natin, ay ang mga cases po natin at that time ay re-range na ho from 3,000 to almost 6,000, no? So medyo nagre-range po yan. At kung napansin din po ninyo, looking back this past week po, ang number po ng mga kaso na nagkakaroon ho ng COVID-19 dito sa ating bansa ay nagre-range pa rin po doon sa 3,000 to 6,000. In fact, mahigit na po sa 6,000 as of yesterday, for each day lang po yon. So dahil po sa laki ng bilang na nagkakaroon po ng COVID-19, kami pong mga nagtatrabaho sa ospital, damang-dama po namin talaga kung gaano kalaki ang nagiging problema natin dito sa pandemyang ito, dahil dinadagsan po talaga kami ng mga pasyente sa ospital. At in fact, ay ang number one na nagiging problema namin, hindi na namin malaman kung saan namin ilalagay ang mga pasyenteng kailangang admitin sa ospital, and yet ospital ho namin ay puno na. Hindi na rin namin kakayanin na tanggapin sila. So kadalasan, for the information lang po ng lahat, ang isang pasyente pag dumating ho sa emergency room at makita ho namin na mukhang COVID-19, no, at kung nakita ho namin na moderate to severe ang kanyang infection, ito po yung mga tao na kakailanganin ho na ma-hospital. Yung mga mild ho, yung mga mild COVID-19, hindi ho natin yan recommend na marami nga ho sa mga pasyente, kahit gusto ho nilang ma-hospital, pero kung mild lang po ang COVID-19 po nila, hindi po namin ina-admit. At ang ina-advise po namin ay bumalik na lang bahay at doon na lang po magpahinga sa bahay. And siguraduhin po natin na ma-isolate po siya, ma-quarantine po siya. And when we say isolate or quarantine, ang ibig kong sabihin niya, kailangan yung taong may COVID-19 ay mag-isa lang ho doon sa kwarto, at sana doon na rin siya kakain
hindi na po natin siya papayagang lumabas ng kwarto, at kung siya po ay kailangan pumunta ng toilet upang maligo at gawin yung mga kailangan gawin sa toilet, kailangan po ay may sarili siya. Siguro, so ito po, nangangahulugan na pwede po natin gawin ito, no? Sa mga pamilya na medyo malaki-laki po yung kanilang bahay, no? At may kanya-kanya silang kwarto at meron silang kanya-kanyang toilet. Pero doon sa karamihan ng mga Pilipino na medyo nasa mahirap, medyo mahirap po sila, eh hindi nila kakayanin ang home quarantine. Therefore, itong mga sitwasyon, nilalagak naman ho namin sila sa mga quarantine units na tinatayo po ng mga local government units. So, ang mga iba't ibang local government units, katulad po dito sa amin, ano, I belong to Quezon City, meron po siyang sarili niyang quarantine units na pinaglalagyan ho ng mga pasyenteng kailangan ng home quarantine, pero hindi ho kakayanin na gawin nila yon sa kanilang sariling pamamahay. So yan po, pinapadala po namin yan, but mas madalas po, no, medyo nahihirapan din kaming maghanap kung sino ang tatanggap sa mga pasyenteng to. So ito po malaking problema, no, kasi can you just imagine, kami din po mga healthcare workers ang kailangang gumawa nito. So, imbis na ang oras po namin ay talagang mailagay po namin kung paano namin aalagaan ang mga pasyente sa sakit na COVID-19, kailangan pa rin po kaming magdagdag ng oras na ilalagay po namin para ilipat lang po sila sa ibang ospital o kaya sa isang quarantine facility. So mas madalas po it will take us siguro kalahating araw, o minsan nag-i-stay pa nga po ang mga pasyente dito sa aming ospital ng mga isang araw, no. In fact, may mga nagsasabi po mga kasamahan ko na doktor na sa kanilang mga ospital minsan naghihintay ang pasyente na ma-transfer ng 2 araw, 3 araw. So dito ang nagiging problema ho namin ay nagko-congest ho naman doon sa emergency room. So speech is na also becoming a problem. Kaya ho talaga humingi kami ng time out, hindi dahil literally, no, physically we are really tired, no. Ako po yung nagsabi ng pagod na kami. But when I said it, really pagod ho kami, no, physically, pero nakakapagod po yung madagdagan din yung trabaho namin ng hindi trabaho doctor. Kung hindi kailangan administrative wise, kailangan din namin yung maghanap ng malilipatan ang pasyente. At ang isa pa pong nakakapagod, no, tuwang sa ginagawa ko namin, yung mga pag ang pasyente po ay dumating sa aming ospital ng mga kailangan ng ICU o kakailanganin na mailagay sa respirator, pero hindi ho namin sila kayang tanggapin kasi puno na ho. Wala na. No, so yun ho ang mas nakakadagdag ng bigat sa aming kalooban, dahil isa ho sa mga trabaho na ayaw ho naming harapin as much as possible ay yung tatanggihan ho namin ang mga pasyente na nangangailangan ng alaga dahil lamang sa wala ng bed sa aming ospital, at parang itataboy pa namin, no? So napakahirap po yon na sa mga doktor yung ganitong mga sitwasyon. Kaya talaga po ito ay kailangan ho namin talagang tumawag ng time out. Now, bakit po kami nagta-time out? Dahil nga po napansin namin na tumataas ang number ng mga kaso ng COVID-19. At ang ibig lamang sabihin ng pagtaas ng numero ng taong nagkakaroon ng COVID-19,
ang ibig sabihin po nito, hindi ho natin nagagawa ng tama ang pag-control ng spread ng infection. Because kung nagagawa ho natin to ng tama, edi we would expect na hindi ho haabot sa ganitong kalaki ng numero na nagkakaroon ng COVID-19, no? So, yun ho ang pinakadahilan at mabuti na lang, no? Hindi naman sa dahil ako eh kasi minsan naaakusahan din ho ako na para daw pag sinasabi ko nagpapasalamat ako sa presidente dahil nakinig sila sa amin, ano, sa gobyerno, sa Department of Health, eh nasasabihan din po ako na parang nagiging spokesperson daw ako ng gobyerno. Pero hindi ho, ina-appreciate ko lang po talaga yung dapat na ma-appreciate. And what I appreciated po ay yung pagdinig ng presidente sa dinulog namin sa kanyang problema, no? So, nakita ho niya yung ng request namin for a time out. And yung time out na ito is exactly para matulungan ho natin ang gobyerno para makapag-strategize ho siya, re-strategize ng mga programa na mas magiging epektibo para makontrol po natin ang spread ng infection. So, yun po yung pinaka, ano, parang katulad lang ho yan ng, ano, ng basketball, ano? So, sa basketball, kapag nakikita mong yung last minute, 2 minutes, medyo delikado ka, no, na maaaring matala, eh nanghihingi ka ng time out. Yung time out ay para pag-usapan ninyo paano ka mananalo, di ba? Ano ang mga mo, ano ang mga strategies mo pa na kailangan gawin para at the end of the game ay panalo ka. So, ganun din po ang aming hiningi, no? Yung time out ay para masiguro lang po na makapag-re-strategize ang gobyerno. So, mabuti naman at ibigay nga ho sa atin yung time out. Although, ang hinihingi ho sana namin ay maibalik ko tayo sa expanded community quarantine, yung ECQ. Ang naibigay lang ho sa atin ay modified ECQ. But still, although hindi mo talaga namin nakuha ng buo ang aming hiling, at least naman po ay naibigay din po sa amin ang more tightened community quarantine na hinihingi namin. So yung modified ECQ nga po. And itong modified ECQ na to ay matatapos po ng August 18 hanggang August 18. And I think you have actually read already at naririnig nyo na rin ho sa radyo na by Monday, ang presidente po ay mag-announce on whether yung modified ECQ na yan sa National Capital Region ay either i-extend ho niya o ilalagay na ho niya tayo sa general community quarantine. So, right now, kung ano man ang maging desisyon ng presidente o ng gobyerno on whether ilagay ho tayo sa general quarantine o i-extend pa po ang modified ECQ, nasa gobyerno na po yan. Basta ho para sa amin, alam ho namin na nakapag-usap na ho kami. For the past 2 weeks, wala ho kaming ginawa kundi makipag-usap po sa kanila. Hanggang ngayong araw na ito, nakikipag-usap pa rin po kami. Kasi may mga bagay pa pong nakikita kami na sa mga recommendations namin na hindi pa ho na ilalagay. So, araw-araw kaming nakikipag-usap. Marami pang bagay na kailangan gawin. But at least for these 2 weeks na na modified ECQ, maraming problema na po na nagay na ho nila sa drawing plan ho nila para sa ganoon ay ang kakailanganin na lang po, no, pagkatapos po ng August 18 ay ma-implement ng tama. Ano po yung mga kasama dito sa planong ito? Isa na po diyan ay yung One Hospital Command Center. Ano po ang value ng One Hospital Command Center? Ang One Hospital Command Center is a referral network system, no? Na kung saan ang pinaka responsibilidad ay nilagay ho sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. At sila po ngayon, sila po ay
ating tatawagan kung kunyari kami po ay puno na at kailangang ilipat, tatawag lang po din kami doon sa One Hospital Command Center na yan at tatanungin namin at sasabihin nyo namin itong pasyenteng ito mukhang COVID suspect ho at ito ay sa ngayon nasa heart center pero wala ho kaming available beds na. So saan ho namin pwedeng ilipat? So yung Hospital Command Center will be able to help, no? Kung saan natin mas maililipat and hopefully ay magawa ho natin ang paglilipat ng mas madaling oras. Hindi katulad ho sa ngayon. Unfortunately, yesterday, trinay ko na ho to One Hospital Command Center but itong patient, nagtawag ho kami pero hindi rin ho kami natulungan at I am hoping na sana ay kasi may plano na no kung paano gagawin pero I think it is a matter of execution. So kaya ho sinasabi ko ho sa inyo na it all depends on government, no? Kasi may mga ano na, may mga programa na alam namin na nakalagay na sa kanilang general plan, no, of actions pero ang implementation is up to them. The execution is up to the government agencies, no? Therefore, gusto kong marinig sa ating pangulo kung siya ay ilalagay tayo, kung ang National Capital Region ay ilalagay na ho sa general community quarantine. Ang ibig sabihin po niyan ay tiwala sila na kaya ni execute ang kanilang kanilang plano at kaya nilang i-execute ito ng maigi. Okay? Pero kung sa tingin nila ay hindi pa maayos ang lahat, then most likely ay i-extend nila yung modified ECQ. So it all depends now on government. Kasi kami, you will not be able to hear from us anymore na maghiling na mag-extend pa for mag-extend ng modified ECQ. Kasi nagkipagtulungan na ho kami sa gobyerno, it is now up to them to execute it. At kami naman bilang healthcare workers, magtutuloy ho kami ng aming trabaho dito sa mga ospital, no? Sa mga healthcare facilities. Kasi talaga naman ho, yan ang aming trabaho, alagaan ang mga Pilipino na nagkakasakit at make sure lang ho na ang mga Pilipino ang ma-maintain natin in good health, no? So yun ho ang number one na priority namin. So by after August 18, balik ho kami doon sa aming totoong trabaho and that is taking care of the health of the Filipino nation. So yun lang po. Thank you. Maraming salamat po, Dr. Maricar. Isang maliwanag na pagpapakita ng malasakit galing sa Philippine College of Physicians at sa lahat ng mga health workers natin. Kaya kami po ngayon pa man ay nagpapasalamat sa inyo. Yung gustong pumalakpak, pwede munang pumalakpak, okay, para sa ating mga health workers. Napakaliit na bagay ang ginagawa naming pagpapasalamat. Ngunit sa totoo ay utang namin ang mga buhay ng marami sa amin sa inyo po. Maraming salamat po. Ngayon po ay mayroong ilang mga katanungan ang mga kasamahan natin. Yung pong iba ay kumaaring magpunta sa chat box natin para isulat ang inyong mga katanungan. At kung meron din naman pong ibang hindi na makapagpigil, pwede rin po niyong itaas ang inyong mga kamay. Okay? Yun po ay meron po sa ibaba na reactions na kalagay dito, reactions. Pag po kinilinip itong nasa kaliwa, lalabas po na mayroong kamay dyan na dilaw. Yan. Ibig sabihin po nagtataas po kayo ng kamay at sana po makita namin na meron kayong katanungan. Sige po, hihintayin natin ang ilang mga katanungan. But meron pong mga comments dito. Basahin ko na muna po. Okay. Meron pong katanungan from Mr. Dante Chua. Okay. From the medical point of view, how effective is the current implementation of
contact tracing, which is a vital component of virus control and what is lacking. Siguro po ang ibig sabihin din ito is that nakita na natin na sa mga restaurant, sa mga tindahan, sa mga opisina, pagpasok mo, meron ng ginagawang mga paraan para magkaroon ng contact tracing. Ngunit, yung current implementation po ba nito ay nagiging effective? So, meron po ba kayong maisasagot? Yeah, yung current na contact tracing po natin, kung napansin ho ninyo, isa ho yan sa malaking naging problema. Dahil ang contact tracing po ay ginagawa po, ay iniwan po yan doon sa mga local government units. So kung kunyari po ay yung isang tao na galing sa Quezon City, no, na COVID-19, dapat po yung local government unit, yung health, yung city health office nila ang siyang ang gagawa ng contact tracing. So ang nagiging problema po nito, yung contact tracing po kasi ay nalilimit lang po sa first generation. Ibig sabihin, yung kung ano lang po yung malagap, kunyari kunyari po ay kayo Sir Cruz, kayo ay nagkaroon ng COVID-19. So ang unang-una lang pong nangyayari, ang talagang ite-trace lang po kung sino yung mga nakaharap po ninyo. Pero yung mga second and third generations, ibig sabihin, yung mga taong na-expose sa inyo, meron din pong tao na na-exposean ho sila. So kailangan ho pati hanggang yung third generation ng exposure kailangan ho nating gawin 'yon para po mas malaganap po ang maging contact tracing at yung preventive measure katulad po nung ang pinaka-action po niyan i-isolate muna siya, i-quarantine po muna sila para sigurado hanggang sa ma-test ho natin kung magpa-positive sila o negative. No, kung positive sila then tuloy-tuloy na po yung quarantine. Kung meron doon sa mga na-expose, pag negative po, then that means na hindi po kakailanganin na na magtuloy-tuloy yung quarantine nila. Pwede na ho natin silang kung lang tatrabaho, pababalikin ho natin doon sa trabaho. So importante po yung contact tracing. And tama no, kaya yung sinabi po ng ating taga-tanong Mr. Dante Chua, no? So importante po 'yan. Isang halimbawa pa rin po, no? Yung sa Laguna, palagi ko narinig ho ninyo, nabasa ninyo 'yon na sa eco zone, no? 'Di ba? Nakita ho nila na nagkaroon ng symptoms, nag-positive po 'yon. Ano ang ginawa nung employer? Pinauwi ho lang siya. So for home quarantine doon sa kanyang bahay. Pero unfortunately, yung tao po na yon ay nakatira po hindi po doon sa same lugar, no, doon sa same place or same site ng kung saan makikita yung pinagtatrabahuhan. So like let us say nasa Kanlubang. Tapos yung pala taga Santa Rosa po yung employer nila. So pinauwi ho nila sa Santa Rosa and yet hindi naman wala akong efforts no para ipaalam doon sa Santa Rosa City Health Office na etong taong ito positive for COVID-19 no at kailangan i-ensure po na lahat po ng mga exposed po sa kanya ay ma-isolate. So ano nangyari? So yung nandoon sa pinag-uwian, binalikan kung saan nag-quarantine yung tao na exposed po yung mga tao doon sa Santa Rosa. No? So malaking problema ho talaga 'yan. Kaya nga po ang isa sa recommendation namin, dapat ho sa contact tracing, hindi po malimit 'yan doon sa local government unit mismo, kung hindi pati din po sa workplace. No? Kailangan na ho natin ng pagtulong-tulong ng lahat po. So it has to be yung buong society natin ang magtutulong-tulong para pare-parehas para magawa po natin ng mas effectively ang contact tracing at mas masiguro po natin na ma-lessen po natin ang spread ng infection. The other problem po natin is really nahirapan din po tayong makipag-communicate no sa mga
sa, kung ang isang tao po ay nakatira sa ibang lugar, no? So alam naman po may mga mamamayan tayo sa ngayon, lalo na tong sa era na ito, wala naman hong telepono. No, maybe the only means of communicating with them will be the most popular po ngayon, cellphone. Ang problema po ay minsan eh kailanganin mo pa rin ng internet, no, para mas ma-connect. Mas magawa po natin yung contact tracing natin ng mas madali, at pati po yung pagdo-document, no, nung mga ginagawa po natin, kailangan din po natin ng internet. So actually, ang isa po sa recommendation namin ay talagang kailangan na natin i-strengthen ang connectivity natin. And that is why we have also recommended na hindi na po pwedeng yung what we have right now, no, the use of cable, kasi masyadong expensive po yan, at hindi po talaga kakayanin na pati po yung mga kababayan natin na nasa luklok na lugar o nasa isang isla, hindi po kakayanin abutin ng mga cable networks na yan. So, that's why I'm recommending satellite-based connectivity, no, which is actually easier, no, for government. Mas kaya po nilang gawin ng mas madaling panahon, no? Siguro ho mga 2 months, kakayanin ho yun. But yan pong mga usapin tungkol sa ganyan, mas medyo po mas malawak ang kakailanganin nating panahon. So hindi po pwedeng 2 weeks lang, although nakapag-ugnayan na ho kami doon sa opisina ni Secretary Gringo Hunasan, ano? So at least nitong linggong ito ay nagawa na ho namin yon. So I'm hoping na sana po ay maging matagumpay ho yung aming naging initiative tungkol dito, and I think lahat po tayo magbe-benefit doon sa improve connectivity, no, na pwede nating gamitin dito sa pag-control ng pandemya, but at the same time it can also be used sa ibang services, no, katulad sa education, no. Alam naman natin na ang education natin ngayon hindi ho tayo pa pwedeng face to face, therefore very important ang connectivity. So importanteng maaabot natin pati yung mga nasa isla, para naman po yung mga bata na nasa isla ay magkaroon ho ng pagkakataon na matuto during this pandemic. So we'll see po kung ano po ang mangyayari doon sa usapin na yan. So yun po, hinihingi po na sana ang society, ang mga community ay talagang tumulong din sa pagpa-implement nitong contact tracing na ito. Doktora, mayroon pong mga tanong na sa tungkol sa rapid test, sapagkat marami na pong nakakaringan na hindi daw ito accurate, at kung hindi daw ito accurate ay bakit pinapayagan pang ipagawa at hindi nalang sabihin don't do it, parang ganon. So pwede po bang makahingi ng konting paliwanag? Yes po. Ang rapid antibody test po, as you probably have heard, kami pong marami po kaming mga medical specialty organizations na we were against rapid antibody testing as a screening procedure. No, ibig sabihin para malaman ho natin, ma-screen natin kung may COVID-19 o wala ang isang tao. Dahil po ang antibody test po, no, ang talaga pong tinitingnan ho natin dito sa rapid antibody test, tinitingnan ho natin yung pagtaas ng antibodies. Ang antibodies po ang lumalaban. Ginagawa po yan ng ating katawan, no, in response to an infection. No, katulad nito, so may COVID-19, so mag-mount po tayo ng defense, and that is ang response nga po natin dyan ay makikita natin sa pagtaas ng antibodies. So yung antibodies na yan, hindi po natin ma-expect yan na tataas within a few days from infection.
No? So malalaman, makikita ho natin yan after mga 2 weeks pa po natin makikita yung pagtaas. No? Therefore, as a screening procedure for an acute infection, ibig sabihin yung within the first week, yan wala hong silbi yan. No? So most of the time ay magiging negative lang po yan. So kung negative po yan, dahil sa acute infection ang maano-ano natin, no, magne-negative po talaga yan. Pero ang tao, kung positive po yan, biruin po ninyo, sasabihin ng tao, negative ako sa rapid antibodies, so wala akong COVID. But in reality, meron po siyang COVID-19. No? Yan po ang tawag po natin dyan ay false negative. Negative pero hindi naman talaga siya negative. So siya ay talagang positive for COVID-19. And so problem there, you have that parang sense of guilty na negative ka and that meron ka and you are actually exposing yung mga kasahan mo, yung mga mahal mo sa buhay sa possibility na hawaan mo sila ng infection. So hindi ho maganda talaga ang ano. Ang sensitivity po ng rapid antibody test is around 50% po. So the 50% sensitivity, para lang po tayong nag-toss ng coin. Okay? 'Di ba ang pag nag-toss ng coin kadalawa lang naman 'yan yung side, 'di ba? Either heads or tail ka lang. No, ganun din po yung sa rapid antibody test, positive ka lang o negative. Kaya lang, ang chance na maging positive ka is 50%. Ang chance na magiging negative ka is also 50%. No? So parang mas madali pa siguro, mas okay pang manghula na lang tayo. No? Kung yun din lang ang gagamitin natin na screening test. So, kaya ko ang nire-recommend talaga namin ay yung PCR o yung tinatawag nilang swab test. Kasi yan po talaga ang gold standard, no? The recommended test para ma-diagnose natin ang pasyente kung meron po siyang COVID-19 o wala. So, hindi ho namin ang rapid antibody test to iano ko. Ang tanong din po ay bakit hindi na lang ho ipagbawal talaga. May mga uses naman po din ang rapid antibody test. At kami po mga doktor, alam ho namin kung kailan namin gagamitin yan. So madalas ginagamit ho namin yan kung nag-iisip po kami na baka pwedeng ang isang tao na may COVID-19, no, lalo na kung severe, pwede ho namin gamitin yung dugo na o yung plasma ng isang tao na naka-recover na sa COVID-19, no. So yung kadalasan po, no, yung mga pasyenteng nagkakaroon ng COVID-19 ay kinukunan ho yan ng rapid antibody test, ng serologic testing, para makita ho namin kung nag-develop na ho sila ng antibodies. Kung may na-develop na ho nila yung antibodies at nakita ho namin na mataas po ang titer ng antibody. Kasi hindi rin po porque nagkaroon ng antibody, pwede kang mag-donate ng iyong plasma, no? So hindi rin po, kailangan mataas, no? Kasi pag mataas po yung antibody titer mo, then the chance na makakatulong ka sa isang tao na labanan yung infection, no, ay mas malaki. So nagagamit po namin yung rapid antibody test na yan para doon sa mga, para malaman lang ho namin kung yung plasma niya ay pwede nating gamitin sa isang tao na nagkaroon ng COVID-19 na severe. So yan po yung isang ano. At minsan may mga pagkakataon din na kahit ho with PCR, hindi naman po kasi talagang foolproof na lahat ho ng magkaroon, basta pag nagkaroon ka ng COVID-19, ang PCR po ninyo at all times ay magiging positive. Dahil minsan may mga technical factor ho tayong dapat na i-consider, no? Kasama ho yun sa technical factor, yung minsan yung technique po ng pagkuha ng specimen, hindi tama, no? So,
magiging negative din po yung resulta. O kung ang viral load ng tao ay mababa, hindi rin po siya talaga agad magpa-positive doon sa PCR. So sa mga ganitong pagkakataon, pwede pinapagawa din po namin yung rapid antibody test para lang po malaman namin kung tama po yung suspicion namin na eto pong taong ito ay may COVID-19. So, tulong po siya doon sa PCR test, no? Para makita namin kung talagang meron siyang COVID-19 at makita din namin kung nakapag-develop na siya ng panlaban sa COVID-19. So, hindi po namin pwedeng i-recommenda na alisin po siya, no? Kasi may mga uses naman po siya. Ayun po, narinig po ninyo, as a screening process. Hindi pwede. Simple lang pong sagot ni Doktora, walang silbi. Yung yes. Parang, opo, so kaya po kung gusto po ninyo mag-rapid test pa rin sa akin, mas mura. Betos ko na lang po at kayo ay aking bibigyan ng 50% possibility. Pero ang susunod na tanong po nila ngayon, dahil swab test po ang inyo rinirekomenda o yung PCR niya pa. No? PCR, yes. Ano raw po yung average price? Kasi meron po ba kayo, para lang po alam ng iba na magpa-swab test ka na kahit ganito ka ang presyo niyan. Of course, yung average lang naman po, meron po ba kayong mababanggit? Between 3,000 to 4,000 po ang presyo, no? Pero syempre, pag pumunta po kayo doon sa mga pribado nating ospital, katulad po ng Chinese General Hospital o St. Luke's, no? Mapa Quezon City man o mapa Global City, no? Eh, medyo mataas po ang presyo. Siguro po ay aabot kayo ng mga 5,000-6,000, no? 5,000 to 6,000. So, I suggest siguro pumunta na lang po kayo doon sa mga may mga diagnostic ano na rin po centers po, like I think yung mga high precision, no, ito po yung mga laboratories ngayon na nabigyan, may mga laboratories na nabigyan po sila ng license, no, na mag-conduct ng mga test na ito, at yun po kadalasan hindi naman po tataas pa ng 4,000. In fact, may mga alam ho ako na even less than 3,000, eh, no? So, yun ho. Apo. Doktora, inaasahan po ng napakaraming Pilipino, in fact, ng buong humankind, yung vaccine. Yung po ang pinagdadasal natin talaga na lumabas na. Ngunit, ang isa pong umuugo ngayon ay yung vaccine doon na manggagaling sa Russia. Yes, po. Meron po ba kayong maibibigyan na konting pag-asa sa amin na maaring makatulong to o kailangan maghinay-hinay tayo sapagkat nasa na third ano pa lang siya eh kumbaga phase 3 kailangan natin maintindihan na bago ko magkaroon tayo ng any available na treatment for any disease, no, kailangan po talaga siyang mag-undergo ng research, no. So talaga po merong phase 1, no. So phase 1 po makikita po natin parang proof of concept po 'yan na pwede nating gamitin, no? And then mag-undergo yan ng phase 2 para makita ho natin kung talaga bang mas magiging maganda at kung ano po may mga makikita ho tayo, ano mga magiging basis po niyan. Ngayon, ang phase 3 trial po ay talagang dito po natin malalaman usually at ginagamit na po ito sa mas maraming tao, no? Ang titingnan mo dito ay whether ang bakuna po ay effective, no? But other than the effectiveness of the drug, eh kailangan din po mapakita na safe. Okay? Kailangan mapakita na safe. Therefore, importante po sa amin itong phase 3 trial. Kung wala po itong phase 3 trial, hindi po namin matatanggap yan basta-basta na sabihin lang po sa atin na, oh, okay to, pwede itong gamitin. Hindi po namin basta-basta tatanggapin. Of course, pag ibig sabihin po niyan, ang trial po kasi gagawin po dito sa atin, sa Pilipinas. No? So, unang-una,
kay, ang gagawin ho yan ng gobyerno, I'm very sure, kailangan i-critic ho yung ginawa po na earlier studies, yung phase 1 at saka yung phase 2. Kasi titignan po yan kung ang magiging basehan ng pagpapatuloy ng trial into phase 3, mabe-base po yan doon sa mga unang trial na ginawa. So titignan kung maganda nga ho ba ang pagkakagawa ng mga trial na ito. And then kung okay, then we now go to the phase 3. Pero dito sa phase 3, importante, ang FDA naman ang magtitingin ito. Titignan ho niya kung scientifically sound yung research protocol nila. Ibig sabihin po niyan, kailangan po ay tama ang methodology na gagawin. Kasi kung hindi rin naman tama, then hindi rin ho basta-basta papayagan niya ng ating Philippine Food and Drug Authority. And then also, titignan din po kung ethical ba ang magiging conduct ng research. No, ibig sabihin, at this point, kasi parang very vulnerable tayong mga Pilipino eh. No? Vulnerable tayo dahil ang dami natin na nagkakasakit sa COVID-19 at baka po dahil sa dami ng mga nagkakasakit ng COVID-19, baka maging prone to abuse, no, ng mga manufacturers, no, yung mga nagsasagawa nitong mga clinical trials na ito. So sisiguraduhin ho na hindi naman ho tayo maaabuso dahil lamang po tayo ay very vulnerable at dahil hindi tayo masyadong mayaman na bansa, no. So sisiguraduhin po rin na ethical ito. So it has to be scientifically sound and also it has to be ethical. Yun po, kailangan ay mag-undergo po nung na evaluation before po maisagawa ang phase 3 trial. Now, what to expect? Hindi ho namin pa, wala ho kami sa ngayon na any evidence that will tell us na effective po yung bakuna at safe para sa mga mamamayang Pilipino. So talaga pong we are also looking forward na makasama dito sa research. Sa safety ng ating Doktoras, naging choppy po tayo sa at some point. So hindi ko lang po, ako lang yun. Ako po ba'y naririnig ninyo ngayon, mga kasama? Naririnig. Yes, naririnig po. Naririnig. Ayan na si Doktora. Doktora, naririnig po din nyo? Bumalik na po siya, sir. Okay. Ayan, nakabalik po, nawala ho ako eh. Ayan na po. Doktora, hingin ko lang po yung last part para po yung takbo ng utak ko eh. Sabi niyo lang tayo humihingi din ng... Yeah, so kailangan din po natin tingnan kung nga ito pong mga bakuna na ito ay talagang effective po siya at saka safe po sa ating mamamayang Pilipino. So far, I don't think that we will have the vaccine available immediately within this year. If and when it is effective and safe, no, maybe we will know next year, by 2021 pa po yan. By 2021 po. Mm-hmm. Doktora, yes. Ito po ay konsultasyon na ng marami. Sabi nito, those who are positive and are at home quarantine, what are the correct and proper medication or handling for the patient? What medication steps are there to take for the recovery process? Para lang alam nila na pag quarantine na nila, inilagay na sa isang kwarto, binantayan na, ano ang pwede pang gawin po nila? Yes, number one, tama po yung tanong, ano po ang gamot na pwede nilang i-take? Actually po, since ang COVID-19 po is a viral infection,
wala po kaming binibigay na gamot like antibiotics, hindi po yan kailangan, no? At dahil kayo po ay naka-home quarantine, ibig sabihin po, what you have is just a mild form of COVID-19, and therefore, hindi ho ninyo talaga kakailanganin na ma-ospital. Okay, so home quarantine will be enough. And as I said, pag sinabi ho natin ko home quarantine, kailangan nandoon lang ho kayo sa loob ng kwarto po ninyo. Syempre habang nandoon ho kayo sa loob ng kwarto, you are not allowed to go out and mingle with your family, no? Kahit gaano pa kamiss ninyo ang pamilya ninyo, hindi po pwedeng sumama kayo sa kanila. Kahit ho sa pagkain, hindi ho pa pwede. So, importante lang, you just stay inside the room and make yourself as healthy as possible. So, pwede ho kayo mag-exercise, no? Pwede ho kayo maglakad-lakad doon, no? And then, maganda siguro po, buksan po ninyo ang inyong bintana para it will allow yung mga virus na naruroon sa loob ng kwarto ho ninyo, eh, makalabas ko at nang mamatay ho siya pag na-expose ho siya sa sun, no? So, yung UV light po coming from the sun, yan po yung maiging pamamaraan ng pagpatay po ng virus. Anything more than that ay wala na po. Now, ano pa po ang inyong dapat natingnan? Siyempre po, kailangan pakiramdaman din po ninyo. Kung nararamdaman po ninyong medyo mas lumalala po yung mga sintomas ninyo, katulad yung pag-ubo, mas lalong nauubo na kayo, no? O kung parang nakakaramdam na po kayo na parang medyo nagsisikip ang dibdib ninyo o parang nahihirapan kayong huminga, then you need to go to the hospital kasi baka kailangang ma-hospital na po kayo. Nakakaubo naman po yung inyong paliwanag. Joke po yun, nagbibiro lang po. It's from John Turalba po, in case the government brings back NCR to GCQ and we would still not have an aggressive contact tracing and mass testing, mananawagan po ba ulit ang medical workers sa gobyerno? So I think nasagot na po yan. But ano pa po ang kahaharapin ng NCR in case naging ganun ang desisyon ng gobyerno? Ano rin ang masasabi nila sa pagbabagong sa pabago-bagong methods ng pagre-report ng number of cases ng DOH? Katulad po, bukas babaguhin na naman daw po. Actually po, kasi isa ho sa mga nire-recommendo namin, ayusin ho talaga yung reporting, no? Yung case reporting ho na yan, no? Kasi napansin ho namin ay nagkakaroon ho tuloy tayo ng mga pagdududa doon sa mga nilalabas ho ng DOH. At tayo, kailangan ho maayos ho yung case reporting na yan kasi unang-una para mas mag-improve din po yung isolation techniques ho natin, yung measures, no, para din po hindi na, mabawasan po natin yung paghahawa ng kapwa natin, no, dito sa COVID-19. So may mga ni-recommend ho kami ng mga pagbabago, no, so we are hoping na tatanggapin ho yun ng ating Department of Health at ng ating gobyerno. Pero mga kailangan po talaga na baguhin yung mga forms na finifilapan ho namin. Ano? Kasi on our part, we find it very tedious na ang dami-dami ang haba-haba ho ng aming finifilapan na forms, no? Lalo na doon sa ospital at iba-iba pa po. So we are also recommending unified reporting system for all, no? So yun ho yung ano ho ang ating ina-expect. Kailangan po kahit po tayo mag-general community quarantine, ano, dito sa National Capital Region. Importante po ay makuha ho natin ang kooperasyon ng bawat isa. Kanina lang po ay ako po ay nagpunta lang at bumili ng kape, no? Sa pagbili ko po ng kape, ang dami ko na ho nakita na kapwa ko na when I say kapwa ko, yung ibang mamamayan, ano, na meron na hong maskara, pero ang maskara po nila ay nasa ibaba ng ilong, no? So kumbaga sa ano, kailangan po ganito ang ating maskara, no? So making sure
ng ganito po, no? So, nandito po sa may ibabaw ng bridge, ng nose, no? At saka dapat hanggang dito. So, mapapansin po ninyo, talagang medyo maluwag. So, ako po, ang ginagawa ko po, meron po akong, kung tawagin po ay para po mas medyo maging mahigpit po, no? So, ginaganyan po po yan. So, hindi sa ano, so, para po sa ganyan, hindi po siya basta-basta bababa. No? So, mapapansin po ninyo na ako po ay komportable at hindi po basta-basta na bababa yung mask, no? Kanina, marami po na nakaganito po siya, no? Mali po yun. At ang tagal-tagal na niya, ganyan pa din po. So, nasasayang lang po yung ano, yung mask, no? Dahil it does not serve the purpose, no? So, ang dami ko talagang pasaway na Pilipino. Akala ho nila porque nakakalabas ho sila, eh pwede nilang gawin ang lahat ng gusto nilang gawin. So ang gobyerno, napakinggan naman ho ninyo, lalong-lalo na dito sa Quezon City, you will be fined already. Kapag hindi ho, pag lumabas kayo na walang mask at walang shield, no? So ngayon po, pati face shield, you need to also wear that, no? Lalong-lalo na po kung kayo ay sasakay sa pampublikong sasakyan. So sa mga buses, sa mga jeepneys, sa mga taxi, kailangan na rin po ninyo ng face shield. At pag sinabi ho nating face shield, hindi po yung parang ano lang, ano, yung goggles. Hindi po ganun, ano? So that means kailangan yung buong, yung face shield, natatakpan po yung ilong at saka yung bibig. So that is an extra protection para po sa atin, no? Kaya po yan ay nirecommend na rin po namin. Dahil ayaw na nga, gusto nga ho namin masiguro na at least ay matulungan po yung prevent ho ng pagkalat ng infection. So, importante po ay kailangan nating magtulong-tulong. Tayo po ang mga Pilipino mismo, ang unang-unang kailangang line of defense natin, no? Kaming nasa ospital po, huli na po kaming dapat po sa line of defense. Eh. So, pupunta po kayo sa ospital kapag talagang may sakit na po kayo. So, wag po ninyong gawin kami ang unang line of defense, no? Pag ganun po ang mangyari, eh talaga pong hindi tayo mananalo sa laban na ito. Ang susunod po natin, isang political question daw, kaya nagtakip ako ng aking mukha. Sabi po ni Dante Chua, may political color po akong question. Oh, sige po. Looking at the composition of the IATF, it seems that the medical sector is weakly represented and it looks like the show is dominated by former military officers and politicians. Could this be the reason for failure to control the virus compared to neighboring countries? So, yun po yung tanong niya. Siguro pong hinihingi rin niya, pwede po bang dami-damihan ninyo yung inyong representasyon dito sa IATF? Yes, actually tama po ang obserbasyon ni Mr. Dante Chua, no? Kasi talagang dominated ho ng mga not in the health sector, no? Si DOH lang po ang kasama namin dito. At in fact, we were actually pushing and trying very hard na sana makasama po kami, lalong-lalo na po kami sa Philippine College of Physicians. Dahil ito po talaga, kami po talaga ang humaharap dito sa COVID-19. No? Ako po ay isang pulmonologist at ang pinakaunang-unang naapektuhan po nitong COVID-19 ay ang baga. No? Pero yung isang kasamahan po namin dito sa PCP, yung mga specialista po naman sa mga infection, no? Yung infectious diseases na specialist, sila po ay kasamahan namin. Ang gusto sana namin maging part 2 talaga kami ng IATF. Pero we are still waiting na isama ho kami. And that is why also in our call to government, no, kung napansin po ninyo, isa po doon sa mga call namin, kailangan po siguro gawin na ang head po, ang pinaka-lead agency for this battle, should be the Department of Health. Kasi ito po ay isang health crisis. At who knows best
how to control a health crisis but the health department. Di ba? So, dapat lang ho talaga ay health department. At sa ibang bansa nga po, ang pinaka-nangunguna ho talaga sa pag again, sa paglaban ng COVID-19 ay ang kanilang health ministry. Dito lang po sa atin ang hindi. Si Brother Ernie Bordeus po ay nagtatakip na rin ang mukha niya kasi kumakain siya. So, mababati lang po tayo. Pero ito po ang tanong ni Dr. Rene Bulyeser. Sabi po niya, considering that 98% of the virtual meeting participants, yung nandito po ngayon, are not medical professionals, sana Dr. Maricar, being a pulmonologist and a COVID-19 subject matter expert, should have started her own talk on what is true and what is false on COVID-19. So, Kasi ang pagkakasabi lang ho sa akin ay maglahad ho ako nung aking ng mga information on COVID-19, particularly doon sa tinawag ho namin na time out, and that is why I explained it. So what is true about COVID-19? Ang COVID-19 po is really a viral infection. Ang pinaka-virus po na nagko-cause ng COVID-19 ay yung tinatawag ho namin SARS, no? SARS-CoV-2, which is a virus na very similar po sa SARS-CoV na responsible naman para doon sa SARS outbreak po noong 2002 and 2003. So, and similarly po doon sa SARS, ito pong SARS-CoV-2, ang inaatake po nito, pupunta po siya doon sa respiratory system na kung saan siya po ay kumakapit doon sa meron pong receptor doon sa ating respiratory system na ang tawag po ay ACE2 receptors, no? Pag kumapit po siya doon sa ACE2 receptors, ay doon po siya mag-uumpisang mag-invade, no, ng respiratory system that will now bring about yung pneumonia, yung infection, no? Unfortunately po, ang ating katawan po, makakakita din po kayo sa ng ACE2 receptors, hindi lang po doon sa respiratory epithelium po natin. Kung hindi, makikita din po ninyo yan doon sa mga blood vessels. And that is why may mga nakikita po tayo na COVID-19 infection na ang presentation po, hindi po pag-ubo, hindi po respiratory, kung hindi atake sa puso o kaya stroke, no? Kasi ito po ay inaatake din po ng virus, no? Yung mga blood vessels po, lalong-lalo na po yung maliliit, that will cause pagbabara doon sa puso at pagbabara doon sa supply ng dugo doon sa utak, causing stroke. So, yan po ang ano. And also, because ang ACE2 receptors na ito ay nakikita din po doon sa gut po natin, no? Doon sa gastrointestinal tract po. Kaya marami din po doon sa mga nagkaroon po ng COVID-19, ang isang presentation po nila ay pagtatake. So, ito po mga bagay-bagay na ito, ito po yung mga dapat sigurong isaisip natin at magiging pwede pong presenting symptom ng isang taong may COVID-19. So, again, the truth, hindi lang po respiratory symptom ang pwedeng maging presentation ng isang taong may COVID-19. Pwede rin po na pagtataes, no? Pwede din po yung paninilaw, no? Kasi ito po yung nakikita namin ngayon. At pwede rin po na ang maging presentation po ay biglang sumakit ang dibdib at kayo po ay inaatake na sa puso. O kaya ay maaaring ang presentation din po ay biglang nangiwi ang iyong mukha at hindi ka na rin at parang nanghina ang kalahating katawan, ano? So because of stroke. So ito po yung mga katotohanan on COVID-19. Ano at ang pinaka-diagnosis nga po para sa COVID-19 ay yung PCR. Meron na rin po tayong emerging na bagong screening test po, no?
At yan po ay yung rapid antigen test. Ano po ang difference nito sa rapid antibody test na ngayon na ginagawa na ayaw po namin gamitin natin, no? Kasi hindi nga po siya screening test. Yung rapid antigen test po kasi, ito po ay ang tinitignan po ay protein coming from the virus itself, no? So, kaya po pwede po nating i-expect na tumaas po siya even during the first few days from the infection. Ang rapid antibody test, ito po ang tinitignan naman po ay yung paggawa po ng antibody against the virus, no? So we can expect na tataas po siya after 2 weeks pa po. So hindi po, that's the reason kung bakit hindi po natin siya nire-recommend as a screening test. So yung dalawa po ang tinitignan po namin, although wala pa po kami nung full result ng study on rapid antigen test, kaya hanggang sa ngayon ay hindi pa po kami masyadong makapagsalita tungkol dito. But so far, mukha pong very promising ito, and dahil rapid din po siya, rapid antigen test, no, we can expect na ang resulta po mas mabilis din pong lalabas, hindi katulad ng PCR. So pag makita ho natin na magiging maganda ho ang result, no, na we using the rapid antigen test, then maybe we will also be recommending it in the future. Okay, so ano pa po, paggagamot, wala ho talagang gamot. So far, lahat ho ng gamot for COVID-19, they are all experimental drug. No, I have to again repeat, lahat ho ng gamot na ginagamit po namin are all experimental drugs except for maybe 2. Okay, ano po yung 2? Number 1, oxygen. Hindi na ho experimental ang oxygen. At talaga po kapag kailangan ng oxygen, ang isang tao, binibigay ho namin yan. Ano? At kung kakailanganin malagay sila sa respirator, kailangan ho namin ilagay sila sa respirator. Dahil kung hindi, mamamatay ho sila dahil nagkukulang ho sila sa oxygen. Pangalawa po na gamot na pwede na ho namin gamitin ay yung dexamethasone, no? It's actually a form of steroid. Pero hindi, ito po ang ano, ang totoo po with dexamethasone ay gagamitin lang po yan, hindi po sa lahat ng taong may COVID-19, no? So again, I repeat, ang dexamethasone, which is a steroid, magagamit lang po siya for certain indications, hindi po para sa lahat ng may COVID-19. So ano po yung indication nito? Kapag nangangailangan po talaga ng mataas na oxygen therapy ang isang tao na may COVID-19, saka po namin binibigay ang dexamethasone, no? But kung hindi naman nangangailangan at hindi ho mataas ang CRP po nila, hindi ho namin binibigay pa rin. Kaya yung tanong ko kanina nung ating nagtanong, no, kung ano ang pwedeng gamot para sa kanya na kung siya naman ay na home quarantine, meaning to say mild case lang po siya, ang sabi ho natin walang gamot kasi talagang hindi ho natin kailangan bigyan ng gamot sila. Na yon, meron nga po yung isang klase, yung remdesivir na napaano ho ninyo, siguro nababalitaan niyo na rin. Hindi rin po siya para sa lahat ng tao na may COVID-19, ano? In fact, ang recommendation lang po ay on severe cases lang po. So, ang remdesivir, ang pinaka-action po niya ay ini-stop po niya ang viral replication para hindi po masyadong dumami yung virus, no, doon sa loob ng katawan natin. So, yeah, it stops viral replication and in a way, napiprevent po niya yung progression ng disease. No, so yan po yung mga gamot na meron tayo ngayon. Meron pa pong ibang gamot pero still experimental. So pag ginagamit po namin itong mga gamot na ito, kailangan pong kausapin pa ho namin yung mga kamag-anak, yung pasyente mismo na ito po ay experimental drug, payag ba kayo? Ito po yung mga ano namin, ito po ang pwede nating i-expect. Pero pwede rin naman pong magkaroon tayo ng mga problema pero sa
alam naman ho namin kung ano yung maaaring maging problema. So, minomonitor ho namin lahat yan. So, pag pumayag ho yung pasyente, saka ho namin ibibigay. Pag hindi ho pumayag, din hindi ho namin ibibigay. So, may informed consent ho dapat lahat kami. Pati po yung convalescent plasma, no, hindi ho siya basta-basta din ibinibigay sa pasyente. Kailangan po ay COVID case, severe case po siya ng COVID-19. And kapag ibibigay din po siya, kailangan din po ng informed consent. So far, lahat ho ng mga gamot na binibigay natin ay kailangan ho ng informed consent. Hindi ho pa pwedeng mabigyan kayo ng hindi kayo pumipirma dito sa mga informed consent na ito. At pag sinabi ho natin informed consent, sinasabi ho namin sa inyo ano ang mga benepisyo at ano naman din po ang mga possible side effects na pwede ninyong maranasan dahil dito sa mga gamot na ito. Naku, marami po kaming natututunan sa hapong to, Doktora. Sana po ay huwag niyong ikagalit ang patuloy na pagtatanong. Pero hindi po, okay lang po. Ikaw ng mass testing. At tinatanong nila ano na nangyari sa plano ng government to do COVID testing in groups of 10. May protocol na ba ito? Acceptable po ba ito? So, yung groups of 10 po yata, yan po yung they are referring to the pooled testing, no? Na using PCR. Okay, so yan po ay may ginagawa na rin ho kaming pag-aaral sa Philippine College of Physicians. May study ho kami. Actually, pero yung protocol pa po ay for final approval pa po ng PCHRD. Kasi gusto namin makita kung magiging okay ho ba, magiging magandang pamamaraan ho ng pag-test, no, na sa mga kababayan natin na may suspecha tayong may COVID-19. At yung pong pool testing ay ang ginagawa po niyan ay pinagsasama-sama po yung mga specimen, no, coming sa mga katulad po niyan, mga sampu, tapos using one kit or maybe a few number of kits, no, na testing kit. So yun po, medyo makakatipid po, no, pagdating doon sa gastos ng testing, but at the same time ay na makakakuha ho tayo ng resulta for many patients, no, higher number of patients. So wala pa po kaming masabi na specific po kung makakatulong ho talaga o hindi, pero yan po ay under study ngayon. As for real mass testing, actually po sa amin, hindi ho natin kailangan talaga ng mass testing. Important kasi pag nag-mass testing ho tayo, tapos wala naman ho kayong masyadong nararamdaman, ang possibility po na magne-negative kayo, mataas. So basically, marami pong masasayang doon sa ganyang klase ng test, no? So, but at the same time, malaki ang magiging gastos ng gobyerno. So, hindi po siya cost-effective as far as we are concerned. Kaya po, mas ang recommendation ho namin ay based on symptoms po. Pag may symptoms, so, saka kayo magpa-test. Hindi ho yung test ng test na walang katuturan. And then, also, no, please bear in mind, hindi porke kunyari nagpa-test ka ngayon at naging negative ka, ibig sabihin ay forever negative ka na for the test, no? Hindi po ganun 'yon. Kasi maaaring ngayon wala kang infection, pero kung ma-expose ka sa isang tao bukas, so in the next days maaaring magkaroon ka ng COVID-19. So yung negative mo ngayon doesn't mean na negative ka all throughout, no, na doon sa buhay mo. Hindi po ganun 'yon. So talaga pong ang aming recommendation is really to do testing kapag may sintomas. In that way, mas cost-effective po yung gagawin nating pamamaraan ng pag-test ng mamamayan natin. From a Makati youth leader po, si Roxanne Sabili. Roxanne, nagtaas ka ng kamay. Pwede bang mag-unmute ka para maitanong mo yung tanong mo? Roxanne? Yuhu!
Ms. Roxanne Sabili, Makati Youth Leader. Nagtaas ka pong kamay. O sige, magtaas ka na lang ulit mamaya. Mayroon po tayong ilan pang oras. Gusto po sana natin tanungin kung ang ating presidente, si Father Roquel Ponte, si Bishop Pabilio, o kaya si Bishop Rene Mayugba, ay kung meron din silang mga ilang mga katanungan. Ako dyan, Bishop Pabilio, magtatanong. Sige po, please, Bishop. Doktora, noong pong kasagsagan ng coronavirus sa Italy, nagkaroon sila ng mga infection ng mga 7,000 a day at may mga namamatay na mga 700 a day. Tayo po, mga 6,000, 7,000 ang infection natin a day, pero ang ating mortality ay 2,000 plus lang. Ano bang ibig sabihin? Mas malakas ang Pilipino? O mas mahina yung virus na tumatama sa atin dito? O mas magaling yung mga doktor natin na nagkakasakit ay hindi namamatay? Na konti yung mortality compared sa iba na mataas ang mortality nila? No. Kung natatandaan ho ninyo, medyo violento ang reaction namin nung yung isang senator po, si Senator Villar. Sinabi ho niya na imbis na magtawag daw kami ng time out, magtrabaho na lang, pag-igihan na lang daw namin ang pagtatrabaho namin. Kaya po actually, ang sagot namin sa kanya, if you will look at the mortality, no, yung death rate ng bansa natin compared sa ibang bansa, talagang napakalaki po ng difference. No? We only have about 2% death rate ho dito sa atin. No? We are almost, ang death rate ho natin is almost the same as that of South Korea. And South Korea po ay 2.09, sa atin po ay 2.07%. In fact, a little bit better, no? Pero wala naman po masyadong malaking difference. But we're still at par with a developed country like South Korea. Ang Italy, mataas po ang ano nila death rate. Ay, naku, lalo na po kung sa Amerika, no? Amerika ang taas-taas po at marami talagang namamatay. Libo-libo po minsan sa isang araw. Kami po, ang aming ano dyan, pagsta po sa mortality po, ang lagi po naming sinasabi dyan, syempre, it speaks of the performance ng mga healthcare workers po natin. Dahil ko kahit po siguro hindi masyadong malala ang sakit, pero kung hindi ho hindi namin alam kung ano ang aming gagawin, marami po sa mga Pilipino ang mamamatay pa rin ho dito sa COVID-19. So ang ibig lang hong sabihin niyan ay talagang nakakapag-adjust ho kami ng mabilisan, no? At ang nangyari ho, kasi ako katulad ko ho, I am really a frontliner from the very start nitong COVID-19. From the start na nakakita ho tayo dito ng kaso ng COVID-19, ang ginawa ko ho, kaming lahat po ng mga doktor, nagbasa ho kami. Of course, pag nagbabasa ho kami, sinisiguro din namin na tinitignan namin kung yung mga nababasa namin ay maaari naming i-adapt o hindi. So, kailangan din marunong kang mag-appraise, no, ng mga binabasa. Hindi lahat. Kasi ngayon po may information overload ho tayo, eh, no? So, hindi lahat ng mga makukuha nating information paniniwalaan natin. So, kailangan maging critical din ho tayo kung ano lang po yung tatanggapin nating information. And that is exactly what we did, no, at that time at hanggang sa ngayon. So, very ano ho kami in trying to evaluate kung pwede namin gamitin o hindi ang mga gamot. So right now, nagagamit ho namin ang mga gamot, nakakapaggawa ho kami ng mga interventions na very timely and very helpful sa mga pasyente. Kaya na-maintain ho natin na mababa ang ating mortality rate. So it speaks well of the healthcare providers. Not really po yung kung kasi ko talagang yung virus ay
talagang masyadong madami sa isang tao, yan po usually ang mga namamatay. Pero kung hindi naman ganun ka-grabe ang viral load, pero nagkaroon pa rin ng severe disease, kahit papano po ay hindi na, ay naaalagaan po namin at naibabalik po namin sa magandang kaayusan ng health yung tao na nagkaroon ng COVID-19. So brother Pabilio, Bishop Pabilio, hindi naman ho pagmamalaki, but really this is speaks of the performance of the healthcare workers. Thank you. Maraming salamat po. Siguro po mga dalawang katanungan na lang, yung isa po ay dun sa mga gumaling na, ang tinatanong po nila, talaga po bang hindi na nakakahawa yung mga taong gumaling na sa COVID-19? Para po lapitin na po sila. Yes po. So sa mga ang COVID-19 po ang nakita ko sa mga pag-aaral, magiging infectious pa po, may yung possibility na makahawa po sila will be on the up to 11th day of illness. After the 11th day, hindi na raw po nakaka-infect, no? Hindi ang chance na makahawa ho siya ay hindi na po ganon. So that's why nililimit ho natin na ang quarantine at ang isolation is good for 14 days. The 14 days is enough para maproteksyonan ho natin ang kapwa natin na mahawa doon sa pasyente. Therefore, pag natapos na po yung 14 days, free na po na makasama po natin, ano, at least. Pero syempre, ang magiging problema lang po niyan ay baka po yung ibang kasama naman natin na hindi pa po nagkakaroon ng COVID-19 pero na-expose din ho sa iba, pwede po tayong siya naman ang magdala ng infection. And that is why we still have to maintain yung physical distancing po at saka yung paggamit po ng mask. Pero 14 days po is enough po para masiguro po natin na hindi na ho nakakahawa yung isang tao nagkaroon ng COVID-19. And maybe for a last question po, Doktora, how about this Chinese medicine? Is it really effective to treat COVID-like symptoms? Ang pangalan daw po ay Linhua Qingwen. So hindi ko po alam kung tama ang pagkabasa ko rito. Aha. At hindi ko rin po alam kung paano ang pagsasalita, no, pronunciation niyan, pero yung Chinese med unang-una ay sabi nila approved daw ho ng FDA natin. Well, ipaalam lang ho natin sa ating kababayan, pag inapprove po ng FDA, ang approval lang po ay pwede hong ibenta. And nothing more. Hindi ho niya hindi ho siya nagre-recommend na pwede ninyong gamitin yan for something else, no? Hindi po ang FDA ang tamang agency for that, no? In fact, pag nag-register lang ho kayo doon sa FDA, ang ibig lang sabihin ay it can be sold in the market. Okay? So kami po, ang job ho namin, tingnan kung ano po ang laman ng Chinese medicines na yan. So hindi ko pa po talagang napag-aaralan ng mabuti, pero ang isa pong content, no, ng Chinese medicine na yan ay yung tinatawag nating ephedrine. Yung ephedrine po, ginagamit po talaga siya sa mga sipon, no? So kaya ho, no wonder, sinasabi nila, ginagagamit daw yan doon sa mga pasyenteng may ubo at may sipon. And which is exactly the symptoms ng isang taong may COVID-19. Pero hindi ho nangangahulugan na porke pwedeng gamitin siya na para sa sipon, pwede na din siyang gamitin for COVID-19. In the same manner, yung remdesivir, yung isa sa mga ginagamit naming gamot ngayon for COVID-19, no? At yan po, nag-undergo pa rin po ng trial. Dati po siyang gamot para po sa Ebola outbreak, no? Noon, na nakita na nakakatulong. So, tinignan ko, since
parehas po it's a viral infection belonging to almost the same family, tiningnan kung pwedeng magamit din po dito sa COVID-19. And so far, ang mga results po ng mga pag-aaral na ginagawa ngayon, magagamit po natin ang remdesivir. So, ito pong Chinese med na ito, kailangan po mag-undergo pa po ng trial para makita po natin na unang-una effective siya at pangalawa safe po siya. Again, sinasabi ko parehas lang ho ng bakuna o ng iba pang mga gamot. Lahat po ng gamot na sasabihin natin na kung pwedeng gamitin for COVID-19, all these drugs have to undergo clinical trial para malaman natin kung effective at safe siya. Hindi ho pa pwedeng effective lang, pero hindi safe. Kasi kawawa naman, effective nga, pero maaari ka namang magkaroon ng renal failure o maaaring magkaroon ka ng kidney failure o gusto ba natin yon? May kapalit na iba. So, hindi ho natin yan, no? So, kailangan siguraduhin ho natin. So, for the Philippine College of Physicians at the sumahan at even I think for the Philippine Medical Association, no, talagang hindi ho namin kayang i-recommend ang Chinese medicine na yan hanggat wala pong resulta ng isang clinical trial. So hindi ho natin pwedeng gamitin yan. And ang ephedrine sa information po ng lahat, ano, pwede pong mag-cause ng hypertension, pwede pong bumilis ang tibok ng puso, pwede baka bigla nga mag-atakihin ka pa sa puso, lalo na kung medyo mataas yung dose na kuhain mo. So, delikado po. And baka maaaring may mga content pa to na hindi pa ho natin alam. So, kailangan talaga pag-aralan ng mabuti. Doktora, isang tanong na lang po. Ngunit bago ko itanong, gusto ko lang paunahan si Bishop Rene Mayugba na pagkatapos po ng pagsagot ninyo ay aanyayahan naman natin magsalta ng kaunti si Bishop Rene at hihinga din natin na pangunahan niya tayo sa isang maiksing panalangin para sa ating bayan, lalong-lalo na sa ating mga frontliners na kamukha ni Doktora Maricar. Yung huling at hinihingi ko rin po na sana yung CBCP na news na kasama natin ngayon, kasi po ito po ay kino-cross-post po natin sa CBC, Catholic Bishops Conference of the Philippines FB Live, at libo-libo rin po ang nakakapanood dito even after this event. Sana po ay tutuloy nating ipasa sa mga kasamahan natin sa Sangguniang Laiko FB Live at saka CBCP, sapagkat napakaganda po ng mga tinuro sa atin ngayon ni Doktora Maricar. So kayo lahat po, puntahan niyo po yun, i-share po niyo ng i-share para po mas marami po ang nakarinig. Ang huling tanong lang po, totoo po ba na merong second strain itong COVID-19? Okay. So far, ano, sa atin ay parehas lang naman po yung nakikita nating mga sintomas. So mukhang iisa pa lang po. So we really do not know kung talagang there is such a thing as a second strain, ano, o kung nagkakaroon ho ng mutation. Although sinasabi ho sa ibang pag-aaral, mukhang nag-mutate daw po yung gene ng virus, no? So, but at least dito sa Pilipinas, isang strain pa lang po ang nakikita natin kasi hindi naman po nagkaroon ng pagbabago, no? Ang presentation ng mga taong nagkakaroon ng COVID-19. Tayo po pala para sa information ng lahat, ano, kasi meron din po ako nakitang tanong about kung nasa ang wave na ho ba tayo, first wave ho ba tayo, second wave. Ang wave po pagdating ho dito sa mga pandemic na ito ay sinasabi ho natin may wave po ng infection pag nakakita ho tayo ng pagtaas at nandito ho tayo ngayon sa first wave. No, ito po talaga ang tunay na first wave kasi yung wave, diba, sa alon, di ba? Ito yung mataas na alon, no? So dito pa lang po natin nakikita yung parang talagang pagtaas ng kaso ng COVID-19. So this is what we are experiencing now is the first wave. Maraming salamat po Dr. Maricar sa mga panahon
Po ngayon, hinihingi po namin sana kay Bishop Rene na bigyan tayo ng maiksing mensahe at ituloy na po sa isang panalangin para sa ating bayan, sa ating mga frontliners bilang pagtatapos po ng ating conversation ngayon. Bishop Rene? Yes. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you, June. Sa pagkakataon na ito na ang aking staff ay nakapakinig sa ating Shema, yung talakayan natin tungkol po sa COVID-19. At ang sa amin po dito sa Diocese of Lawag, ang naging standard position namin is we are always following directives from the national and then listening also to the local. And we are in constant communication with the governor and the local LGUs. And always instruction ko sa aking mga pare is always any activities, lalo na itong mga churches, the mass gathering na, no, it's always in coordination with the LGU. And sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang aming way of life dito, even if ganitong may COVID. And actually, the Diocese of Lawag has provided a facility for a quarantine facility. Yung kinonvert ko yung isang center, pastoral center namin into a COVID facility. And talaga nga naman na it's always full pack. Ngayon, listening to the discussions and sharing here, napag-iisipan ko na kulang pa. I need to do more to really do something more for our poor people and for those who are affected. On top of course, ang ating ang pinakaunang ginagawa ay yung ating pagdarasal. And I believe that that is what we will all need to continue on doing, praying, asking God's mercy, and asking the intervention, divine intervention, and the intercession of our Blessed Mother and the saints, yung mga dinadasal natin sa Oratio and Parata. So, sana magpatuloy natin ito. Very interesting itong mga hakbang na isinasagawa both on the ng gobyerno and itong mga different private sector, mga initiatives, lalong-lalo na ating mga doctors and researchers. And I pray that patuloy itong ating discussion, itong Shema, itong, so that we can be acquainted with what is happening, and para yung ating mga pastoral activities or intervention or participation is really may founded on reality and accurate news. So sometimes kasi kuminsan I also raise questions, totoo kaya ito na mga balita. But with this forum, napakaganda, we get an opportunity to really have a more balanced and idea or knowledge of what is happening. And sama-sama tayong lahat as church in working with our government and with the whole world in trying to overcome or combat this pandemic. And so, shall we conclude with the prayer now? Yes, please lead us with a prayer po, Bishop. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay nagtitiwala. Ikaw ay ang aming Ama. Hindi mo kami pababayaan. Ang pandemya na ito ay pagkakataon para kami makilala uli namin ng pangangailangan namin sa iyo, o Amang makapangyarihan. Tulungan mo po kami, maawa ko po
kuha po po sa amin, mga inyong mga anak, kami ay nagsisisi sa atin, sa aming pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Nawa, ipagkaloob mo sa aming Panginoon na kami ay tutulungan sa pagharap sa mga problema na dulot ng COVID. At lalong-lalo na po ipagkaloob mo sa aming lahat na magkaroon kami ng puso na maawain, matulungin, lalong-lalo na sa aming mga kapatid na nakakasakit at pag-unawa sa aming mga lahat ng mga frontliners na pagtulong din sa kanila sa kanila mga gawain. Lahat ito kami naniniwala na pag hindi mo kami pababayaan at patuloy ang aming pagtitiwala sa iyo ay malalampasan po namin ito. Nawa, ang iyong mahal na ina, Mama Mary, huwag mo kami pabayaan, kami po ay nagtitiwala na bilang aming ina, alam namin kami ligtas. Maraming salamat po. Ang ala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming maraming salamat po, Bishop Rene. Bago po natin tuloy ang isarang hapong ito, gusto ko pong tawagan na ating National President, si Brother Roquel Ponte. Baka po mayroon kayong mga gustong sabihin at tuluyan na rin mapasalamatan ng ating speaker ngayon. So, Brother Roquel. Asan po sa lahat. Again, nagpapasalamat ako sa lahat na nag-join in dito sa ating conversations. At alam ko po, lahat tayo ay nag-benefit. At lalong-lalo na po kay Dr. Maricar. Salamat po sa mga binahagi niyo sa amin. Hindi lang siguro makakatulong to sa aming personal na kalagayan, but magiging instrumento rin kami para mas palaganap natin yung tamang balita, no? Especially about the pandemic that we're undergoing now. So once again, thank you for Doctora, at thank you po sa inyong mga kapatid and our two bishops and our priests. Again, thank you for supporting us in Sangguniang Laiko. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Salamat, Brother Roquel. Doctora Maricar Limpin, nakikita pa lang po namin kayo, gumagaling na kami. So, palagay ko po yan din ang malaking bagay na magagawa ninyo pag nagpakita kayo sa bayang Pilipino. Sana po ay mas marami pang pagkakataong marinig kayo sa pagkatotoo po na ang mga Pilipino, makita lang nilang kanilang doktor, gumagaling na kagad sila. At patuloy po ang aming panalangin para sa inyo na sana ang inyong mga kamay ay maging sanhi din at source ng healing ng ating mga kapwa, ang healing ng ating mga kababayan. So maraming maraming salamat po, Doktora Maricar. At sa lahat po ng mga kasama natin sa Sangguniang Laiko, sinasabi po sa prayer ni Bishop Rene, we need to do more. We need to do more for ourselves, to protect ourselves, protect the people around us. We need to do more, okay, to pray. And we need to do more in helping the people around us, in helping our countrymen. So ito po ang Shema, listen and do. Okay? Kumilos po tayo, listen and do conversations, the state of the pandemic in our country. Maraming maraming salamat po, Doktora Maricar Limpin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much po. God bless. Thank you. Sa ating lahat. Salamat po. Bye. Thank you. Salamat po. Salamat. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Tito Roquel. Salamat. Tugayo. Hello. Salamat. Bye. Tugayo. Tugayo. God is telling all of us right now, whoever you are, wherever you are, be still and know that I am God. So how will you recognize a true Christian? The true Christian is always grateful. The favorite word of the true Christian is thank you. Because for the true Christian, everything is a gift. When you die to yourself, forget yourself,
and give yourself as a gift to another person. That, my friend, is when you taste authentic, permanent joy. This is Faith Watch TV, today's leading Catholic online TV. We at Faith Watch create all original content ranging from reflections from the church's bishops and priests, lessons and catechesis, testimonies of your favorite inspirational speakers, talk shows, and news programs. Powered by Areopagus Communications, Faith Watch TV aims to deliver to you the best and the latest inside and around the Catholic Church, neatly packaged for the Filipino Catholic. Faith Watch TV, today's leading online TV, your Catholic channel.